O, nandito sa harapan natin. Ngayon, itong mga gadget, magic garapon ay pamamaraan para ma-manage natin ang ating kaperahan. Ang unang-una dyan ay yung tinatawag na ikapo o yung sa English ay tithe. Ito yung ikasampo ng sweldo ninyo. Sapagkat, ang sabi sa Biblia, kailangan ibigay natin yung mga yung ikapo ng ating kinita sa simbahan dahil lahat ng mga blessing na ito galing sa Panginoon. So pag ibinig ang promise ni Lord, pag ibinigay mo sa bahay niya yung ikapo ng kinita mo, ibe-bless ka ng sobra-sobra, bubuksan niya ang langit para bigyan ka ng maraming-maraming blessing. Yeah! Diba? Na wala kang lugar para paglagyan ito. Kasi sobrang-sobra siksik, liglig at umaapaw. At yes, magtiwala kayo sa Panginoon dahil nangyari na to sa buhay ko. Pagkatapos kong mag-tie, 3 months later, binigyan ako ng isang project na 70 times nung amount na ibinigay ko, yes, sa simbahan. Now, kaya si Gladys at saka Adol, ako din, naniniwala dyan sa ito po. Talagang naniniwala kami dito. Wait, so ano naman tong AAP? Actually, big bago niyan, meron tayong tinatawag panglago. Asan na yung panglago natin? Meron din. Ayan. Ito ang panglago. Isa-isahin na lang natin. Ito ang... So, in order. Yan. Ito ang pang-ikapo. Okay? Tapos, ito yung panglago. Ang panglago naman, dyan napupunta yung savings natin na pwede nating ipang-invest. Di ba? So, ito, mga 20% ito ng sweldo mo. So, 10%, 20%, minus 30%, lahat nakaipon para sa Panginoon, para sa kinabukasan mo. Ang isa sa terms na ginagamit din sa English is storehouse. Yan, ang storehouse. At importante na magkaroon tayo ng storehouse dahil kung wala ka namang storehouse, paano ibe-bless ng Panginoon yung storehouse mo? After so, after nito, na pangalawang... panglago? Ano yung susunod dyan? Pangatlo ay ang pang-aral. Ito, pang-aral. Yan, pang-aral. Ang pang-aral, hindi ko ibig sabihin dyan yung pang-aral ng mga anak nyo. Ha? Ito yung pag-aral sa sarili ninyo. Oh. Dahil para kayo makapag-imbak at makapag-invest, kailangan alam nyo rin kung saan kayo mag-i-invest. Mm-hmm. Dahil kung wala kang alam, wala ka rin, baka mamaya mag-invest ka, mapunta sa pyramid o sa scam, wawawala din lahat ng mga inipon mo. Mm-hmm. So, kailangan alamin mo kung saan ka nag-i-invest. Kaya kailangan ka mag-aral. So, ano pa yung susunod? Ano ba yung... Ito, curious ako kanina pa ko pa tinatanong yung AAP. Susunod dyan ang AAP. Ano yung ito AAP? Yung pang-araw-araw na pangangailangan. Ayun. At talagang gagastusin yan sa tunay na pangangailangan. Living expenses, grocery, pagkain, pambayad ng Meralco, ng tubig, transportasyon. Yan. So, ang susunod naman? Ang susunod dyan ay ito naman yung... Mithi o... pangarap. Yan. Ito yung mga kung may pangarap kayo na makawala na, unang-una pangarap, yung makawala na kayo sa utang, dito nyo kukunin yan. Sapagkat, bago pa kayo bumili ng panibagong gadget, panibagong laptop, panibagong bahay, mag-upgrade ng sasakyan, tapusin muna natin ang ating mga responsibilidad at bayaran ang utang. So, dito yan. After nun, yung mga pangarap ninyo, pwede nyo nang idagdag. Natin? Susunod ay ang pang-enjoy. Siyempre naman. Ito yung with the family, makain kayo sa labas, nagsisini. So, para naman hindi naman kayo feeling super deprived, kahit papano, 5 to 10% naman ang kita nyo, pwede din naman nating gastusin sa panonood ng sine o di naman kaya ay pangkain sa kasamang pamilya. Yan. Kaya lang, kung meron ka pa kayong utang, wag muna ito, ha? Kung may utang muna, wag muna. Hindi bayaran muna ang utang. Konting gipit para lang ano, para at lang syempre, maging ang sa lahat? Libre. Yan. Ang huli naman, itong pangtulong. Actually, not the least. Ha? Yan. Okay. Kasi marami tayo, maraming lumalapit sa atin humihingi ng tulong. Pero kung lahat ng mga kaperahan natin ay nakaimbak na sa iba't ibang garapon, paano natin sila tutulungan? Kaya kailangan meron din tayong na itatabi na 5 to 10% para pag may lalapit sa ating tutulong, meron tayong maiaabot. Pero, pag dun sa buwan ninyo, naubos na yung budget na ito at naibigay nyo na sa iba, at meron pang lumapit sa inyo, kailangan ko pa ng tulong. Hindi na kasi pasok sa budget. Pasensya na kasi natulungan ko, naibigay ko na sa ibang humingi sa akin next month na lang. So, ayan ang tinatawag natin mga magic garapon or ipon tips. Napaka-